Mga kapuso, unti-unti na raw nauubos ang islang galunggong sa ating karagatan. Ang naiisip ngayon na solusyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR ay pagbawal muna ang paghuli sa galunggong. Nakatutok si Selima Refran. Noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, isa ang galunggong o GG sa tinuring na pagkain ng masa. Pero ang isa sa paboritong pagkain ni Juan, pinag-aaralan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na isailalim sa fishing bat. Ayon sa BIFAR, ang galunggong na 100 piso kada kilong karaniwang benta sa palengke, unti-unti na raw nauubos sa karagatan ng Pilipinas. Unang-una, gusto natin maparami yung stock ng galunggong. Pag napadami natin, hindi na natin kailangan pa mag-import. Paliwanag ng BIFAR, ipagbabawal ang pangingisda ng galunggong sa panahong nagbubuntis ito. Sabay-sabay halos silang buntis. So ayaw naman natin na mangyari na yung buntis na isda ay huhulihin natin kasi sayang. Pag binayaan natin makapangitlog, mga 500,000 itlog yan. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng BIFAR kung kailan ang peak season ang pagbubuntis ng galunggong at kung saan sila karaniwang matatagpuan. Pero bagaman pinag-aaralan pa, may ilan ang umaalma. Sa akin kasi favorite ko talaga. Maraming maghahanap ng galunggong kasi hindi lang naman din sa akin siguro. Marami namang tao na mas gusto talaga ang galunggong. Kawawa naman yung konti lang ang pera, yung maliit lang ang pambili ng isda. Dati na rin nagpatupad ng pagbabawal sa pangingisda ng tamban, mackerel at herring ang BIFAR sa Visayan Sea para maparaming supply ng mga isdang ito. Dahil kasi sa pagiging major fishing ground ng Visayan Sea, malaki umunong binaba ng bilang ng mga isdang ito sa bahaging yun ng bansa. Naging matagumpay naman daw ang inisiyatibong ito, kaya inalista rin ang fishing ban itong Marso. Selima Refran, Nakatutok, 24 Oras.